Good morning mga guys, welcome back sa ating channel, Angelo Cleto. Kung hindi ka pa guys, nakasubscribe sa aking channel, subscribe ka na rin guys ha, para check mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na mga video. Ito mga guys, ang update sa aking Asola project ko sa pag-alaga ng tilapia. Mga guys, susubukan kong puntahan ngayon yung ano, yung kaibigan ko na gumawa rin ng ganitong concrete pond para matingnan ko yung mga binhi na ano niya, yung mga fry na sinasabi, o yung mga nga malilit na binhi ng tilapia mga guys. Guys, dun tayo magkikita-kita mamaya para may share ko rin sa inyo yung kanyang ginagawa para meron tayo idea sa mga gusto rin mag put up o gumawa ng ganitong klase ng libangan nila. Ito guys, sa gilid lang to ng aking bahay. Ito, sa gilid lang siya ng aking bahay itong ispanda to. Okay guys ha, dudugto ko na lang dito sa video na to yung pagpunta ko doon sa aking kaibigan para makita ko yung ganito niyang ano, para makita nyo rin mga guys. Ito guys, nandito na tayo sa sinasabi kong ano, katulad yung ginagawa ko rin sa tabing bahay ko. Ito mga guys, yung project ng kaibigan ko na concrete pond niya rin. Ito guys, oh, papakita ko lang guys yung loob niya. Ganito guys yung ginawa niya, meron siyang tubo dun sa, ano, sa loob ng flooring niya mismo. Sabi niya kasi guys, para hindi raw bumitak yung mismong flooring, kaya nilagyan niya ng ganyan na parang hingahan niya. Yan guys. O yung nagtanong kasi sa akin guys, kung paano raw yung pagpuput ako sa setup ng ganitong klaseng ano, concrete pan. Ito guys, yung mga ano niya, tawag dito guys, yung para pag hindi siya aapaw yun, lalagyan yung guys yan ng mga ano, ng mga nga butas gilid niya. O katulad yung ganito guys, o, oh, lalagyan ng mga butas para pag umulan guys, hindi siya aapaw. Hindi siya aapaw yung pinaka-punt niya. Mga guys, yung mga meron na dyan mga ganitong klaseng ano, pond, comment nyo lang sa baba ng video na to kung advisable ba na lagyan to ng lupa yung kanyang pinaka-flooring bago lagyan ng tubig. So mga guys, ito yung ano, yung mga tilapia fry na sinasabi ko sa inyo na ano, na namatay siya yung iba yung pagdating niya dito sa ano, sinali niya lang guys sa batya, karamihan namatay. Mga guys, may kinalaman kaya yung ano, yung tubig o yung kung paano ba to guys na ano, ba't nangyari guys yung ganon, ba't namatay yung mga fry na galing bagong dala niya lang guys, tapos nilagay dito sa planggana. Pero mga guys, meron naman siyang oxygen eh. Kung makikita niyo guys dito sa video natin, meron siyang oxygen. Pero pat gano'n, namatay pa rin siya. And guys, kinakita niyo guys yung mga fry. Yan, naglalango yan sila mga guys. Yan, malilit lang yun guys, kaya fry pa lang siya. Mga guys, iba rin pala yung mga ano, iba rin pala yung fingerlings na sinasabi nila. Ito pala guys yung mga fry. So mas malilit siya guys. Parang kasing lalaki lang siya ng mga ano, ng yung hipon guys. Ano bang tawag doon? Alamang. Yun. So mga guys, update ko lang sa inyo ulit. Susunod pa natin mga video tungkol dito sa pag-umpisa natin guys ng pag-alaga ng tilapia ng Asola sa concrete pan. Okay guys ha, comment nyo lang sa baba yung mga suggestion nyo para
makita natin kung paano ang tamang pag-aalaga ng tilapia. Okay guys, thanks for your watching.